Kung isa ka sa mga nagtatanong kung ano ba yung magiging effect niya kapag nag-take lang ng in a couple of months or saglit lang tapos ititigil, ito na yung video para sa'yo. Meron ako naisip na question, which is what if mag-take lang isang born female ng testosterone for 3 months? Hi guys, sa mga bago, welcome kayo dito, and sa mga dati na is welcome back. Ako si Cliero, isang trans man, 5 years on testosterone. So meaning, 5 years na ako nag-inject ng testosterone. Okay, kapag ang isang born female ay nag-take ng testosterone for 3 months, makakaranas siya ng mga physical, emotional, as well as mental effects. Ang epekto ng testosterone sa isang tao ay nakadepende sa maraming bagay. Ibig sabihin, kahit na may 10 tao na magte-take ng T for 3 months, same dosage, same frequency, magkakaiba pa rin yung effect sa kanila. So like for example, 3 months lang, let's consider the fact na magkakaiba yung dosage and magkakaiba yung type of delivery sa katawan. Anyways, magpo-post ako ng video sa mga susunod, what is the best type of tea or what are the different kinds of tea. Kahit same kayo na 3 months magte-take ng tea, magkakaiba pa rin yung effect. May tinatawag na baseline level of hormones. Meaning, magkakaiba yung level natin ng testosterone sa katawan. Hindi tayo magkakapareho ng effects na mararanasan within 3 months. So ito guys yung mga common effects ng testosterone sa katawan ng isang born female kapag nag-take siya within 3 months. Number 1 is changes in the body composition. Guys, testosterone can induce more muscle mass and reduce body fat. Mararanasan mo yan within 3 months. Or not, kasi magkakaiba nga. So also, possibly, magkakaroon ng body hair growth. Or mas kung wala ka nito, magkakaroon ka. Or kung mayroon na, medyo mas kakapal or dadami. So for example, yung sa katawan. And magkakaroon din ng pagbabago sa texture ng iyong skin. Kasi testosterone can make your skin oilier or thicker. Basta maaaring magkaroon ng pagbabago sa skin mo. And the next one is changes in menstrual cycle. Ang hirap pag-English. Sa dollar mo or sa shark week mo, maaaring magkaroon ng pagbabago. Ito hindi talaga natin masasabi kasi yung iba, within 3 months, nawawala na. As in, totally wala na. So may mga ibang tao naman na once nag-start ng testosterone, within 3 months, humina lang, ganun. And yung ibang tao naman, walang nangyari. Kung nakakatulong ng mga sinasabi ko, guys, please hit the like button. Malaking tulong yan para sa video na to para ma-recommend din siya sa ibang naghahanap ng information about that. Thank you, guys, sa pagla-like. And the next one is the deepening of the voice or yung pagbaba ng boses. So yes po, within 3 months, pwede nang bumaba ang boses mo. Meron akong mga kilala na within 1 month, alam mo yun, yung halata na talaga yung pagbaba ng boses. So yun, within 3 months, possible na mababa na talaga yung boses mo. Sobrang layo na sa boses mo nung nag-start ka. The last one is kailangan nating i-address din is within the 3 months period. Baka magkaroon na ng changes in your mood kasi alam mo yon from napakababang level ng testosterone tapos biglang tataas. So possible na magkaroon ka ng irritability or aggressive. Pero hindi ko sinasabing laging mangyayari to. This is just a possibility. So make sure na may doctor na naka-monitor sa'yo. Kailangan tandaan natin na may mga effects si testosterone na permanent. Kahit mag-stop ka, hindi na siya mawawala as in, nandun na talaga siya. So I suggest na humanap ka ng gut doctor or endocrinologist na makakatulong sa'yo para matulungan ka kung ano yung mga goals mo para ma-achieve yung mga yon. And then sila kasi talaga yung makakatulong sa'yo kung ano ba yung tamang dosage para sa'yo or tamang frequency kung saan maaabot mo yung mga goals mo sa paggagat. And the best thing about having a doctor, the best thing about having a doctor is maiiwasan mo kasi yung mga side effects, yung mga epekto na hindi ka nais-nais na maaaring mag-cause para magkasakit ka o para magkaroon ng komplikasyon. And anyways, kung nangangailangan ka ng video or information about doctors and clinics, meron tayo sa channel, guys. Search nyo lang or ilalagay ko sa description. For trans men na nagbabalak or anyone na nagbabalak mag-gat, etong video na to, makakatulong sa inyo yan. And itong video na to, guys, yan. Sigurado makakatulong din sa inyo yan for your gut. For more videos, subscribe kayo. Lagi tayong maglalabas weekly ng information or tutorial or tips about gut. Thank you so much, guys. Pakilike yung video kung nakatulong sa inyo. So, yun lamang sa araw na to. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video.